Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to be reviewing this ELLANA Loose Mineral Foundation and Concealer. If you want to know my thoughts about this product, please keep on watching. Lollipop, lollipop, oh, So guys, as you can see, basa pa yung buhok ko at kagagaling ko lang sa shower. So fresh na fresh pa yung face ko, and then I placed already moisturizer on my face. Ang gagawin natin ngayon ay ite-testing natin kasi ang dami nag-rave dito sa bagong, actually hindi siya bago eh, dito sa ELLANA Loose Mineral Powder. So ang kinuha ko kasi is foundation and concealer. So feeling ko kasi mas matindi yung coverage na since sinabi nila na may concealer na kasama. So, I'm in the shade Radiant. Ito yung shade for medium light with warm tones. So, nakakuha kasi ako ng mga samples from Paintbox Artistry Workshop. Pa-flash ko na lang sa screen yung swatches. Alright, as you can see, hindi siya nasa loob nung lalagyanan. So, this one is for 199 pesos. And then, ito, 499. So, ganito yung itsura nung packaging na lalagyanan. Yung jar niya is empty pa. Tapos, natutwist to para ma-open mo dun sa may butas. Tapos, at least, hindi matatapon yung powder. Ito yung scary part kasi paper siya. So, pag ginupit mo siya, yung product na nasa taas, baka tumapon, sayang. Alright guys, so lumapit na ako para makita niyo yung application. So, this is my bare face. So, as you can see, meron akong darkness under my eyes. Tsaka, marami rin akong veins dito sa side ng aking cheeks. Gagamitin ko ngayon, brush sa isang side, tapos sponge sa other side. So, ito munang foam yung gagamitin ko sa right side ng face ko. Tapos, tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Pwede to, ah. Maputi niyang tignan, pero... Maputi ba tignan? Sa screen maputi, pero hindi naman. So guys, nakadalawang dip na ako doon sa powder. And natapos ko na yung isang side ng face ko. Lagyan ko lang din yung leeg. Ang napansin ko lang, dito sa may bandang nose, nagsettle siya doon sa mga pores. Tapos kitang-kita mo yung mga tuldok-tuldok sa ilong. Siguro mas maganda kapag may primer ka bago mo siya ipapatong. So sa kabilang side naman, gagamit tayo ng brush. Bakit mukhang mumu yung kabila? Ang puti niya nang tingnan sa camera. Sa side ng nose, mas maganda na ginamit yung brush. Hindi siya nanuot doon sa mga gilid-gilid. Pero para sa eyes, parang mas gusto ko yung naka-sponge siya or yung foam. Ayan guys, so ito na yung full face ko. So far, okay naman siya. Nilagyan ko lang ng concealer kasi parang ano, ang pangit tignan ng under eyes ko. Parang naging grayish siya dahil doon sa dark under eyes. So pinutuan ko muna siya ng concealer. Tsaka ako siya nilagyan uli ng powder. So now it's 9 o'clock and okay naman siya. For me, it's medium coverage. Hindi niya masyado natakpan. I mean, hindi talaga natago yung mga veins ko dito. Though ang ganda niyang tignan sa camera and very smooth siya. So let's do the wear test! Okay guys, so for my final thoughts, first is yung price. Ang konti lang ng laman ng package, pero since konti lang din naman yung kailangan mo, medyo
okay na rin yung price niya. So, yung price niya kasi, halos kapareho rin naman nung ibang mga liquid foundations. Next is yung application. Okay lang siyang i-apply, madali siyang i-apply, but you have to be careful, lalo na sa mga dry skin kasi dahil powder nga siya, mag-emphasize siya ng mga dry patches. For the coverage, okay siya na medium coverage. For a powder, nakaka-shock siya kasi meron siyang coverage talaga, but it's not full coverage for me, ha? Kasi kita pa rin yung blemishes or yung veins sa side ng face ko. Sabi nila, pwede daw siyang ihalo sa moisturizer or sa water para maging BB cream, so tatry ko rin yun. For the packaging, ayoko na nasa pack siya na nakahiwalay doon sa jar kasi nakakatakot kapag nilagay mo siya, may mga masasayang kang product. Ang ikinaganda niya lang doon dahil magiging refill na lang siya. So, hindi mo na kailangan bayaran huli yung jar. For the longevity, sobrang tagal niya sa mukha. Kapag nagtatagal kasi, mas mukha siya nagiging second skin, so hindi siya magiging powdery dahil nga yung natural oil ng face mo, humahalo na rin siya doon sa powder, so mas maganda yung finish niya. Ang problem ko lang sa kanya is nag-crease siya sa under eyes ko since nag-concealer din kasi ako dahil nga hindi ako satisfied doon sa coverage na ginawa niya sa under eyes. So overall, I like this powder foundation. Siguro mas maganda siya kapag meron ka ng foundation tapos gagawin mo siyang pang final powder. So mas magmumukhang full coverage talaga yung base ng makeup. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any suggestions on what you want to see next, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!